hihibayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa JWIC, programang pwede kang mag-usap. Pero pwedaw, pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programa Karambola sa JWIC. Karambola. Okay. Yung mga move ni Duterte na mayroong ibang kahulugan. Oo. Nako, parati naman ganyan. Maparating matalinhaga yan. Meron sabi, baka naman na sakali mag-soften yung banat sa Department of Health. Okay. Dahil dito. It's a major ano. Yan ang usapan ngayon eh. Sa lahat ng chat groups. Na wala, well, humupa ng konti yung sa DOH. Mm-hmm. At napunta ngayon sa pagtakbo niya ng Vice President. Whether we like it or not, bawat sabihin ni Duterte, pinapansin ng taong bayan niya. Of course. So, more than the DOH issue, syempre, lumulutang ngayon yung issue ng Vice President. Binanatan na siya ng opposition. Okay. Tungkol dyan, di ba? Mm-hmm. O, mas nanaisin niya pa siguro yung kaysa dun sa yung controversy sa DOH. Uh-huh. So, bumalik na ngayon yung sambayan. Mm-hmm. Yan ang issue nila. Return of the comeback din. Return of the comeback yung sambayan. At yan ang issue nila. Meron silang event, ha? Anong event? Ateneo at saka Lasal Joints. Wow. One sambayan at chuchu nila. Elite, lahat ng elite. Ang elite, ano? Medyo... Hindi man nila sinama man lang yung mga assumption, mga ganon, mga... I'm sure not far behind. Not far behind. Uh-huh. International school. Yeah, yes. Yeah. British school. Yan. Ganun, hindi ba sinali man lang? At least man lang yung seniors nila, 18 na yun. So, bumabalik na ho. Pagbabalik na ng Lavin ng... Eh, pera na naman eh. Ng sampayan. O, di ba? Tsaka may issue. British school. Yan. Ganun, hindi ba sinali man lang? At least man lang yung seniors nila, 18 na yun. So, bumabalik na ho. Pagbabalik na ng Lavin ng... pera na naman eh. Ng sampayan. O, di ba? Tsaka may issue, Vice President. Hindi nila gagalawin yung health issue kasi kakampi nila si Duque. Pansin ko rin, di ba? Kahit yung statements ni Madam Leni. Oo. Oh. Pro Duque. Yung tatanggalin si Duque. Sabi, kasi ang masama dyan yung sistema naman eh. So pag tinanggal niya si Duque, andyan pa rin naman yung sistema. Diba? Eh ba't hindi binago ni Duque yung sistema? Parang ganun din yung sinabi ni Senator Manny. After, ano, di ba? May mga bitiw siya na salita eh. More on this later. Oras natin, 8:33. Hindi nila pwede manata si Duterte sa DOH kasi kakampi nila si Duque. Yeah. O ngayon, Vice President. Open season na naman si Mayor. Ayun, magbabalik ang karambola. Oras natin, 8:33 ng umaga. This time check is brought to you by Patron. Fuel for everyone. Oras, hatid sa inyo ng NGCP. Karambola! DWIZ. Alam niyo bang na isabatas na ang Anti-Obstruction of Power Lines Act? Ang RA-11361 ay magsisiguro ng tuloy-tuloy na supply ng kuryente sa pamamagitan ng pagpapanatiling malinis mula sa anumang sagabal ang paligid ng mga linya ng kuryente. Ipinagbabawal nito ang pagtatanim ng malaking puno o halaman, pagpapatayo ng mga instruktura, pagsasagawa ng delikadong aktibidad, at di pagpapahintulot sa pagpasok ng transmission line operator o mga tauhan nito para sa pagkukumpuni at pagpapanatili ng mga linya. Mahaharap ang sinumang lumabag sa parusang kulong na mula 6 na buwan hanggang 12 taon o multang 50,000 piso hanggang 200,000. Magtulungan tayo sa pagsigurong ligtas at walang sagabal ang daluyan ng kuryente tungo sa ating mga tahanan. Isang paalala mula sa NGCP. Isuzu
visit Isuzu Gencars Makati, Isuzu Santa Rosa, Isuzu Batangas Santo Tomas, Isuzu Batangas City, Isuzu San Pablo, Isuzu Legazpi, and Naga. Sakrang ka na naman nakaupo, Paps. Kalma ka na, kalma ka na. Nag-angkas ka pa ng bigas. Kalma ka na. Sa grocery ka lang nagmotor, pero ang nauwi mo, sunog na itlog. Kalma ka na, kalma ka na. Nag-Petron Sprint 40 ka na lang sana with thermal control system. With TCS formula. Controls heat, sustains power. Para laging chill mode sa road. Para laging chill mode sa road. Petron Sprint 40 motorcycle engine oil. Sustains power, controls heat, and protects engine for a smooth ride. Available in all Petron stations nationwide. Makisali sa mainit na talakayan sa Karambola. Live na napapanood ang Karambola via DWIZ 882 Facebook page. Maaari ninyong ipadala ang inyong mga komento, opinyon sa aming mga text line o tumawag sa aming hotline 470-1750-254. Karambola Nationwide. DWIZ. Ang bahagi ito ay hatid sa inyo ng NGCP. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Karambola, karambola. Nagbabalik ang karambola kasama pa rin si Impilan, Conrad Banal, Jonathan De La Cruz. Ako po si Trixie Cruz Angkes. Ayos ka na ba? Slight. Slightly. Tatanggapin na raw, Jonah. Sakit ako kung di ako pumasok. Sino? Tatanggapin na. Nino. Tatanggapin. Hindi lagay, ha? Hindi lagay. Hindi tatanggap na lagay. Tatanggapin na ako magre-resign daw. Sino may sabi? Sino? Sabi ng presidente. Oh, sino magre-resign? Pag mag-resign daw, voluntary, si Duque, tatanggapin niya na. Dati, ang sabi niya, maski na ako na kahit mag-resign ka, hindi ko tatanggapin. Hindi ko tatanggapin. Eh tayo nga eh. Hindi na tenable. Kung talagang may malasakit ka, Huwag ka na maghintay. Huwag ka na maghintay, nag-resign ka na. Oh yes. Irrevocable. Irrevocable. Tapos. Diba? Ngayon daw ho, tatanggapin na. Pero pinagtanggol niya pa rin. Kung hindi mag-resign, edi status quo. But for him to tell him to resign, that will never happen. Sabi niya. Maski kaming dalawa na lang, laban sa mundo. Lahat. Laban sa mundo. Oo. Ano, pelikula yun? I will stand you by him. Stand by him. Kanta naman kanta yun. Kanta yun. Stand by me. Kasi ano ngayon eh? Innocent daw yan. I will not abandon a person who is innocent. Hearing ngayon eh. Grabe yung ano, sweeping yan. Innocent talaga. Innocent. Hearing ngayon kasi. Hearing kasi. Lalambot ang hearing ka mo dahil dito. Hindi. Hindi rin eh. Dami hearing. Saan bang hearing? Laki kasing pere. 42 billion. Hindi, tsaka ano, hindi lang 42 billion. Yung nilipat sa... Yung 42 billion yung inilipat. Oh. Mayroon sa purchasing. The total of the total ano doon sa purchases etc. 67. Tapos mayroon pang 29 billion na pinag-uusapan tungkol sa mga ano unobligated etc. etc. Tapos mayroon silang 9 billion na itinauli sa treasury despite the fact na hindi sila nagbabayad doon sa mga health workers. Special. So, what are you talking about? Risk assistance. Allowance. Special risk allowance. Hindi mawawala yan. Nag-sorry sila ng 9 billion. Hindi, nag-revert. Niwan sila yung type na yun. Yung iba daw, na-extend. Kasi may bayanihan different. Eh. Hindi ba yun? In-extend ng bayanihan to yun. That's different. Yung 9 billion, no. Sinoli lang nila yan. Namimigay ng pera, DBM, 42 binigay. Yung 9 billion, isinoli sa finance. Solved na solved na kasi ang COVID eh. Hindi na nila kailangan hindi nila mawawala yan. At tapos, ano lang ito, Department of Health. What about the other departments? DSWD, Department of Labor, LTFRB, yan, mga ganun. Yung LTFRB nga, problema rin siya. Kasi
dibinigyan siya ng pera para sa mga drivers at the start of the pandemic, ha? LTFRB. Oh, LTFRB. Na. Hindi na kapag hindi niya naibigay yung ano, mayroon siyang naiiwan na 5 billion. Wala pa raw camera si Jonathan. Oo nga. Kaya yan yung ano diyan. Maselan to mga to eh. Oh, okay. Hindi yun ng camera daw si Jonathan. Hindi. Kasi baka hindi mag-text yung akala wala pa siya rito. Oo nga, baka hindi mag-text hindi yung informant natin. Yan. Kasi ano eh, ang si Miner ba taga-text? Hindi. Banday. Banday ron, ha? Parang ano, parang sa... Karambola. Karambola. Winner muna, tapos binabigay sa akin. Tapos pag ano, banda. Banda. Yung mga banday. Hindi raw ho, innocent daw si, ano, to the president, si Duque eh innocent. Okay? Wala raw proof that he committed corruption. Hindi, siya, hindi lang siya makapagpaliwanag. Aha, hindi yun ang sinasabi. Hindi, kasi ano, binarak. Ngayon, the president had a couple of words also. Okay. Tukol sa COA report on the previous cabinet. De Lima and... salita din siya. Actually, magtitingin ako eh the past few days. I kind of suspected na ma-bring up yan eh. Kasi tinignan ko yung COA report dito nga sa DOH. So may observations and okay. All that. Pero, mali kasi yung tinitira ng mga tao eh. Tinitira nila yung proseso na bakit naglabas ng ganito. Hindi, normal yan. Ang tanong is, nasan yung mga recommendations for prosecution? Ayan. Yun yung weakness ng COA. Yeah. Hindi nila ginagawa. Alam nyo palang may bigay mali. Sila ng bigay ng pagkakataon. Liquidate nyo, i-explain nyo and all that. Tapos pag hindi ginawa, carry over lang ng carry over. So at the end of a COA report, nakalagay doon, mga how many observations, how many ano ang pinag-complyan nila. So yung ibang mga agencies, 144. Ang hindi sinunod. Oo, 200 plus. Hindi sinunod. Accumulated observations na wala silang ginawa. Iyon. Yeah. Kulang sa follow-up. Hindi. Hindi ano follow-up yan eh. Follow-up yan? Hindi. Ano yan? Kung meron kang observation at lahat, it is simply a matter, meron dito ha, under the present circumstances, meron PACC, meron ano, etc., etc. You can get all of these reports okay. And do the thing. O, isa pa yan. Ano, bakit hindi mo ginagawa? Why not? Bakit mo papabayaan? COA is already... Nakapost na. Nakapost na yan. All over its head in terms of so much work. Okay. Totoo naman. Somebody has to do the way, ano, the... Ombudsman, halimbawa. Kaya, ano, motoproof yan, nag-workout na. Ang COA kasi, ano, has, ano, recommendation for prosecution, yes. Tapos pino-forward nila sa OMB. Pero if you look, lately wala sila. Tinignan ko yung sa Aquino administration. Walang recommendation. Walang, isa lang ang nahanap ko, DSWD for the nabubulok na sardinas. Walang recommendation dun yung sa nabulok na bigas. Wala, ni walang report on that. Yung walang observation. Wala, it doesn't appear in the 2015 COA report. Isa pa yan. Okay, lahat yan. There's no question about it. Perhaps the rules of COA should include immediately after observations have been made, etc., etc. At walang ginawa. Sino magpa-file? Yun ang issue eh. Yun, dapat ano. Yun, ang COA ba nagpa-file? Yun na nga problema dapat dyan. Siguro CC. PACC, ombudsman. Ang problema kasi dyan is the COA under the rules, under the present circumstances. Unang-una, hindi naman sila, ano, wala naman silang prosecution arm, wala nothing. Diba? Somebody has to take care of that. Yeah, DOJ DOJ or ombudsman, whatever Sandigan it is. Bayan yan, government eh. Government. Doon, always ombudsman. PACC, whatever, yung ganon. Diba? Oh. You can fault the Aquino administration at that time for not doing anything about it. You can also fault COA for doing anything about it. But ilabas mo. Ilabas mo lahat yan. Okay lang lahat yan. There's no question na ilabas mo yan. Ngayon, what are you going ilabas to do about mo, it? Meaning COA. COA. Ilabas mo. Okay lang yan. Nakalabas na. Nakalabas na. Nakapost eh. Nasa website ngayon, wala lang silang
wala silang hindi, prosecution, hindi sila nakapag-prosecute. Ano, hindi naman ganyan. Kasi sila trabaho. Hindi sila prosecutorial. Hindi naman nila trabaho yun. Totoo naman yan. Oh, sino ngayon ang dapat mag-prosecute? Mm-hmm. Executive dapat. Yeah. Oh, of course. Pagkaan ng executive. Hindi ombudsman. Ombudsman din. Also. Ombudsman din. Ombudsman kasi nga, they investigate. Kahit moto proprio, pwede ang ombudsman. Diba? Mm. Lalo na, andyan na yung ano, kuha reports. Ngayon, kahit na hinahanda na raw ni Duque yung sa, yung ano? Resignation niya? Hindi, yung SRA ng mga... libre tao. Mga Arab. Ano, yung... Yung mga healthcare workers. Hinahanda na niya yung specialist allowance. Oo. Oh, after a year. After after binakbakan siya at winarak na siya. Binarak. Ano yan ha? 10 days nga. Mga tatlong beses na siya sinabihan yan. Last year, dalawang yes. beses. Di ba cabinet meeting pa nga? Oo. Oh. So ngayon hinahanda na raw niya. Ha? Mm. So sabi naman ng mga healthcare workers, okay, narinig na namin yan. Mm-mm. Ang lumalabas daw parang Jonat, merong list of requirements para makakuha yeah. ka. Kailangan po ba yun? Yun nga ayuda eh, di ba? Mm-hmm. Pangalan mo lang, ID, bibigyan ka eh. Eto may list of requirements. Uh-huh. So, na-meet niya na yung deadline, handa na yung pera, pero hindi maibibigay yan. Why? Yeah. Kasalanan ng healthcare workers. Ay, kasama yan. Last hindi year, mo ginawa yung requirements. Last year, ganyan din yan. So, red tape na naman. Patay of course. Last year, ganyan din. Ganyan din na naging... Na naging sa, yung mga naging, namatay. Yung mga namatay. Hindi si namin maano dahil hindi namin hindi alam kung kanino namin ibibigay. Mga ganon, requirements. What? Ang panis naman ng excuses. Hindi. Tapos, meron silang sinasabi last... ito, sinasabi niya. Hindi daw nila maibigay lahat yan kasi... Dapat ma-determine yun lang mga nasa COVID wards ang bibigyan ng assistance. Yun ang sinasabi nila eh. Mm-hmm. Pwede ba yun? Eh nasa hospital kayo lahat, healthcare workers kayo lahat. Pero ang problema... You don't burden them with all these documentary requirements. Ano ba yan? Nagtatrabaho sila okay eh. Naman daw eh. We will try to comply, sabi ng mga healthcare workers. Mm-hmm. Pero hanggang ngayon, hindi pa daw ina-announce ng DOH ano yung mga requirements. Kaya nga. Ayan. Ang requirement lang dyan, dapat, ikaw ba anong pangalan mo? Nagtatrabaho ka ba dyan? Anong trabaho mo dyan? Certification ng hospital na nasa COVID ka. Tapos. Ano ba mga requirement yun? COVID ka ba o hindi? Sabi ng hospital, COVID dyan. Okay. Kapag nasa laboratory, COVID ka ba o hindi? Nagtetest po yan ng mga bloods and everything, urine sample ng COVID. O di COVID dyan. Wala na yan, diba? Dapat. Basta nasa hospital ka, nagtrabaho ka doon, may certification na ikaw ay nagtatrabaho, maski na ba janitor ka eh. Pwede yun. Of course. Dapat. Dapat kasi high risk na eh. Nandun doon kayo eh. You're considered the health essential worker kayo. Kasi kung wala yung janitor, sino maglilinis doon? Kakalat pa yung virus. So, nananawagan daw yung Quezon City 4th District Rep. Ang hilinatan, i-simplify naman daw ng DOH yung process ng pag-release. Last year pa yan. Last year pa yan! Simplification ng process, last year. Last year pa, hindi actually, pa nagawa. Actually, sinabi na ni Presidente sa kanila, yung mga proseso na yun, i-simplify nyo. Sinabi na, hindi lang DOH, sa lahat kayo. Huwag ninyong guluhin ang sarili natin. Kaya nga may arta pati. Hindi. Ang karanasan niya. Yung karanasan dito kasi, yung ano eh, yung meron ng pera ngayon. Oh. At least meron ng pera. Huh? Dati kasi maghahanap pa eh. Ngayon, meron ng pera. Okay, okay. Yung magandang karanasan. Yung maghahanap lang, ano ka na eh. Sabihan ka na ni Larry Gadon ng bobo. Hindi lang ay. Bobo. Ano yan? Meron ka... Ano ba, tinatago mo ba yun? Nando doon yan, bayanihan, ito yung mga ibibigay dyan, etc. May allocation na yan. May allocation. Oo. Hindi ka naman gagawa ng budget. Paano nga, sabi mo, binalik yung 9 billion. Ayun na nga yun. Ba't mo gagawin sa banko? Bakit may nakadeposito sa banko? Oo. Okay.
Wow, bakit? Pero hindi, yung proof ba ng corruption, paano yun? Ay, ako hindi ko maano, anong... Incompetence is by itself. I-proof yan, mahirap i-proof yan eh. Kailangan nga sa court yan eh. Depende kung eh, ano. I mean, anong proof ng corruption hindi, na kailangan? Hindi, kasi prima facie, kailangan mo pa rin ng para probable ma-fire. Cause eh. Na ano? Para ma-fire. Ano ako sa akin kasi, fire? Loss of confidence lang. You're fine. Admin yan. Hindi, kasi hihiwalayin mo. Iba yung criminal, iba yung admin. Hindi nga, yung sa ano, yung proof of corruption na sinasabi ng presidente. Ano iyon na nga eh, tinaasan niya yung standard. You have to cut through the double talk. Sinasabi niya, ano, he's innocent. Oh, criminally, pero administratively. Wala namang guilt or innocence sa admin cases eh. Competent or incompetent, conduct dati, or misconduct. Whip of corruption eh. Ang tao, whip of corruption. Lifestyle lang. Eh, natatanggal sa lifestyle. Alam mo, meron kang Audemars... Piguet. Oh. Piguet. Pate. Audemars Piguet. Tapos meron kang Ferrari. May lifestyle na yun. Ito, ano meron man, kasi ilan pong taong ka na sa gobyerno? Yeah. Ibig mo sabihin eh, nakapagtrabaho ka pa separately, aside from your pay in the government. Iyo, diba? Meron kang private practice na doon ka kumita, nakabili ka. Bawal yun, bawal yun. Ferrari, at saka mama, Patek Philippe. Patek. Diba? Philippe tapos Patek. Sinusuot mo pag kada hearing, iba-iba yung relo tapos mo. Sabi niya, tinataas pa yung kumahi. Para sumasaludo. Diba? Hindi ba, lifestyle lang eh, pwede na eh. Maawa daw kayo, sabi. Winarak niyo nga siya eh. Ha? Maawa kayo, mamaya papakwento ko, maawa kayo kung bakit kailangan niya mag-Ferrari. Ha? Meron palang kailangan mag-Ferrari. Mamaya, pakukwento ko sa inyo. Kailangan. Kwento mo na ngayon. Hindi, mahirap eh. Bulungan. Karambulungan pala to. Okay. Ay, agenda ko na sa karambulungan session. Pasensya na kayo, hindi na pwedeng ikwento. Pero still, sana tanggap. Sana mag-ano. Masyadong malaki yung butas dun sa sinabi ng presidente. If he resigns, I will accept it. Eh, pag hindi nag-resign. Hindi nga mag-resign hindi niya. Hindi niya i-compel din to resign. Hindi mag-resign niya, maniwala ka sa akin. So, dami-dami ano na ng... pinagbibigyan niya lang tayong mga makukulit na asking for his head? Parang hindi, or acknowledgement. Sabi nga ni Jonathan, baka dahil sa hearing. Oo, hindi malayo yun. Pwede rin. Yan. May nagte-text na ba dyan, pare? Ito na nga eh. Ha? Mayroon na. Yung tungkol sa ano? Ferrari? Ano? Kung bakit kailangan mag-Ferrari? Alam mo, merong kasing Pilipino na merong open account dyan sa Ferrari, pwede mag-order. Eh, ang usap-usapan, palagi daw ang order through this Pilipino na dating congressman. Okay. Meron daw order ng Ferrari. Okay. Order ng order? Nagtataka sila, ay naano kaya yung kotse? Ang usap-usapan ho sa labas, ginagawa yung money laundering. Okay. Yung pagbili ng kotse. Pagbili ng mamahaling auto, relo. Okay. Oh, saan galing pera mo? Binenta ko yung kotse ko. Odiyos ka na. Parang yung parang ano artwork, na, parang artwork. Parang artwork. Mm. Yan ang usap-usapan ho. Oh. Okay. Okay. Yeah. Meron ding usap-usapan naman na binibili 'yon para sa ibang tao. Bumibili ng mamahaling relo at saka Ferrari o anumang auto, Audi, ibibigay sa iba naman 'yon. Aside from the laundering. Ganun ang mga speculation eh. Anong punto namin ho rito? Aba kung ganyan ang pinag-uusapan ng taong bayan, nakakatakot na yan. This cabinet ho yung member, tapos walang nangyayari. At ganyan na, mabigat. Ganyan na naririnig mo. That will erode. Diba? Mabuti, bumabawi na nga itong presidente. Sinabi niya na. Tatanggapin niya pag nag-resign. Baka hint naman yung kay Duque na mag-resign ka na. Kailangan ka ba mag-hint? Pag ganito lahat, napaka-sensitive na tao pa naman yan. Ni Duque.
Eh, binarak niya nga eh. O ngayon, binarak siya ni Presidente, tatanggapin niya ang kanyang resignation. O kung ako si Duque, paisip na ako niyan. Hindi nga daw eh. Bagay, hindi naman nag-iisip. Hindi, nanon na nga siya niya. Hindi, ngayon pero, ko sa kanya yung pero parang ano, hindi decisive yung move ng Presidente. Ng presidente. Hindi, well, decisive. But it does send a signal to Duque, huwag ka nang tatakbo sa akin. Kasi yun ang ginagawa ni Duque, every time na may issue sa kanya, takbo siya sa presidente. Manunumbong. Magsusumbong, iintayin yung presidente magde-defend sa kanya. After that, either iiyak siya or winarak nyo kami. May bago na naman siyang pa-victim na iyak. Hindi, pattern na. Pattern! Dingbak siya, ganun ang ginawa niya. Pa-cry-cry effect na naman siya. Dinefend siya ng pangulo. Eh, ano nangyayari? Political points ni presidente ang ginagamit niya. Baka daw gusto rin ni Duque. Magkaroon din ng billboard parang si Panelo. Please don't resign. Ganon. Resign, Duque. Bago mag-resign. Kailangan din naman may udyok ng taong bayan. Kailangan ako ng taong bayan. Ba't ako mag-resign? Yan, yan. Please don't resign. Ganon. We need you. Hindi nga. Dapat nga yung billboard, resign, Duque. Resign. Dapat talaga. Yung mga matahimik na itong administrasyon. In your face, lagyan natin sa harap ng gate ng hindi DOH. Hindi ba pwedeng sabihin na lang sa kanya para matahimik na yung administrasyon? Hmm. Pwede ba? Ikaw lang pang pasira dito eh. At saka mag, ano, we have to see an investigation. Diba? Ano yun? Pag nag-resign siya, all is well? Ganun na? Okay na ang mundo? Hindi ah. At saka, an investigation will show no, guilt or innocence, yes, diba? Yes. O kung ano, kung victim lang talaga tong si Duque, lilitaw at lilitaw yan sa investigasyon. Pero ito na nga ang sitwasyon dyan. Tatlo na nga ang ano eh, institusyon na you can say na nag-iimbestiga kayo, wala naman kayong mga kaso nilalabas. Mm-hmm. Kasama na dyan ang Congress. Mm-hmm. Sa payan. Nag-iimbestiga ka. Wala ka namang, may kinasuom, nag-file ka ba ng kaso? Pwede ka mag-file eh. Hindi, nagre-recommend sila sa ombudsman na kaya mag-file. Yun ang dapat na gawin. Mm-hmm. Ganun nga. Hindi, maraming hearing, hindi naman natatapos, pati report. Mm-hmm. Yan ba tubig? Hearing sa tubig, may narinig ka ba? Mm-hmm. Oo nga eh. Eh, katakot-takot ang perwisyo sa atin yan. Ng yung water companies na yan. Mm-hmm. Yung telco, natapos ba yung hearing ni Grace po? Mm-hmm. Hindi, wala na. Meron bang report? May report ba? Mm. Wala. Yan ang mga problema natin. Malaking mga problema. Mahaheart attack ka nga sa ganyan eh. Napaka tataas bigla ang ano mo, 'di ba? Ang ano impression mo, blood pressure mo, tataas biglang wala. Aha. Tapos wala pala. Wala pala. Uh-huh. Well, pero mamaya magkakaroon ng hearing eh. Oo. So we will find out. Ngayon, binabakbakan na siya ng Wansambayan. Yung sinabi ko nga sa'yo, nagkaroon ng opening sa VP. Yan ang, mockery of our constitution. Ba nakabalik yung Wansambayan? Why don't you talk about the COA reports? Doon talaga interesado kayo sa pag-governance. Ang pinag-uusapan ninyo, ang Wansambayan. Oh! Okay. Kasi they're supposed to be that organization was established for purposes of showing the people how good governance works. Ganon? Oh. Hindi daw, mamimili lang sila ng presidente. Nandun dun siya. Ha? Yes. Mm. Sinabi nila. Good governance nga sila eh. They're a good governance organization. Marangal ang hangarin. Yes. Ganon. Marangal. Super. Hindi yung makontrol yung gobyerno by electing the president. Hindi. Eh, wala na nga sila. Hindi nila nga makukontrol ang gobyerno at this time kasi hindi nga nila alam kung anong gagawin nila sa West Philippine Sea. Hindi pa. Hindi, yan nga advocacy yan nila. Wala, isa lang yun. One and only parang advocacy. Parang ano, one-trick pony sila. Diba? Oo, yan gano'n. West Philippine Sea. One horse town. Nung tinira sila tungkol dun sa, ano yun, yung image. Ay, wala na sila. Imaging na, na satellite imaging. Nangyari kagad sila. Tumahimik sila. Tumahimik sila doon. Pahiya sila eh. Ha? Oh. Pahiya eh. Pahiyang-pahiya. Hindi, ngayon nakabalik. Kaya, ano? Iba naman. Kasi tatakbo ng BP. Mockery of the Constitution. Talaga. Yun. Eh, puro spirit of the Constitution ang inihirit nila. Samantalang yung black and white, maliwanag. Oo. You can't, ano? Ano ba yan?
the spirit will not, ano, kumbaga sa alcohol. Alcohol lang yan. Hindi, sabi nga ni Jonah, kailangan ho, marangal lang hang, nga rin. Governance. Kailangan marangal lang. How to run the country. Eh, ang tagal na nilang running the country. Hindi sila nahihirinan. Pag nagsasalita sa ng ganyan. Sila running the country. Ito. Wala nang yan. Dami palang ano, ha? Dami ano? Si ma'am, mga webinar. May webinar sila. May webinar siya. Anong mini-webinar niya? Mayroon ito. Sinasabi sa akin ng mga kaklase ko. Maraming webinar. Archer Talks and Eagles Meet. Lasal na naman yan. Lasal Ateneo na naman yan. Yun yung ano, eh, hirit ng One sa Bayan ngayon eh. Pag may nakita akong about ma'am, wala na. Tanggal agad. Ay, wala, podcast eh. Mga na napapadala sa akin. Pero agad kasi. Ano? Ano, maluloko lang ako pag pinansin ko yan eh. Baliw ka lang eh, diba? Diba? Bakit ko siya bibigyan ng importansya sa buhay ko? Imagine mo noon. Wala naman nangyayari. Tinatranscribe ko pa yung sinasabi niya para kita mo ang tiyaga nito? Oo, super tiyaga siya. Eh, kita mo, nagkasakit ako? It's bad for your mental health, ha? Ako, hindi ko pinapansin. Dahil alam kong it's all bull. Hindi naman bull. Hindi naman. It's not. Naman. Siguro mga 90%. And it's... Ay. Yung good morning, okay pa yan. Ha? Yung mga bati niya, good morning. Pati kay Pacquiao, sumaw-saw po eh. Ano sinabi? Inquirer, bulletin, araw-araw lumalabas. Ay, star lumalabas siya araw-araw. Yung ano, yung malaya. Malaya. Mm-hmm. Pero sa mga iba, ABS-CBN, malakas siya doon. I'm not kidding. Nasa na ABS-CBN yan. Oo. Pero ano yan, at least yung PDP, September 8 kasi yung kanilang pa-meeting. Talaga. Yeah, final meeting. Sa for purposes of ano of determining who ano who their candidates are going to be. Pero tumahimik yata si Senator Coco. Ha? Sa PDP? Hindi, tumahimik siya. Eh, wala naman issue eh. At saka wala si Pacquiao eh. Papasok pa lang. 27 wala lang ano eh. Wala si Pacquiao. So yung mga nag-u-joke. Kasama kailangan pa yun. Yung isa, at least nandun. Nandun eh, mga nag-u-joke. Sa mga mag-u-joke kay Coco. Yun, magbabalik ang karambola. Oras natin, 9:02 ng umaga. Oras, hatid sa inyo ng NGCP. Karambola sa DWIZ. Panalangin para sa kapayapaan. Ina ng lahat ng mga bansa, Panginoong Hesukristo, anak ng Ama, ipadala mo ngayon ang iyong Espiritu sa sangkalupaan. Loobin mong manahan ang Banal na Espiritu sa puso at diwa ng lahat ng mga bansa, nang mapangalagaan sila at mailigtas sa panghinawa, kasawi ang palad at salot ng digmaan. Nawa ang ina ng lahat ng mga bansa, ang mahal na Birheng Maria ay aming maging tagapagsanggalang. Panalangin para sa kapayapaan. Pops, kalma ka na, nag-angka
lakas ka pa ng bigas. Sa grocery ka lang nagmotor, pero ang nauwi mo, sunog na itlog. Nag-Petron Sprint 40 ka na lang sana with thermal control system. Controls heat, sustains power. Para laging chill mode sa road. Petron Sprint 40 motorcycle engine oil. Sustains power, controls heat, and protects engine for a smooth ride. Available in all Petron stations nationwide. Makisali sa mainit na talakayan sa Karambola. Live na napapanood ang Karambola via DWIZ 882's Facebook page. Maaari ninyong ipadala ang inyong mga komento, opinion sa aming mga text line o tumawag sa aming hotline 470-1750-254. Karambola Nationwide. DWIZ. Balikan natin ang ating mga karambolista at ang programa Karambola sa DWIZ. Oh, karambola, karambola, umaga. Nagbabalik ang karambola kasama pa rin sa impilan. Conrad Banal, Jonathan Dela Cruz, saka po si Trixie Cruz Angeles. Oh, alala ko lang dun sa mga nasa ano, sa social media natin, sa YouTube at saka sa Facebook. Don't advertise other sites on our comment section or even other ano, other shows ideally. Kasi syempre yun yung ano, DWIZ yan eh. So we ano, we remove yung mga advertising. Bakit so, may nag-a-advertise sa meron eh. Sa ibang ano, istasyon? Oh yeah, ibang shows ganyan. Namang... Iba, okay lang kasi mga kaibigan natin wala yun. Pero still, no? Medyo, ano, kung tayo lang, wala namang problema hawa, yan eh. Hawa ho yun, hawa. Oo. Kumbaga sa damit, para kayong mancha. Ano, ano? Hawa eh. Nakakahawa so, kayo. Kami hawa. Meanwhile, mancha. Habang nasa issue tayo ng social media, pinaalala ng BIR na if you have your yung mga nagbo-vlog, yung mga vloggers and all that, if you're earning more than 250,000 per year, you have to be registered and you have to declare income tax. Mm-hmm. Even if you're earning less than 250,000, mag-register kayo and then declare zero na income. Paano bang kumita dyan, Trixie? Ayan, hindi mo na-discuss kasi yun doon sa ano eh, sa seminar. For your information, ho, nagbigay ng yun, seminar itong si... Well, he was one of the... speakers. Resource persons nung Rotary District 3830. On public image. Kasama doon yung internet. Yun. At isa ho sa speaker namin, si a certain attorney Trixie Cruz Angeles. Nako! Sino yun? Umulan ng tanong. Oh. Ang dami palang interested sa internet. Oh. Andyan kasi may Rotaract kayo eh, na nandun na. Ang baba. Grabe pala. Nung ko lang na-realize. Hindi, saka, at saka ngayon talaga. Nagbago na talaga ang mundo. Ang media. Oh, internet na talaga. At saka you can earn talaga. So, paano nga bang kumita dyan? Ayan. Well, different means. Kasi Facebook meron na rin. Uh-huh. So they'll pay you. Kunwari, may marami kang audience. You apply for it. Tapos magsisingit sila ng ads in your live, in your posts, whatever. Okay. So, ganun din sa YouTube. Subject of course to their standards, so they'll pay you kasi magbebenta sila ng ads in your post. So let's the ang nauna diyan talaga YouTube. So you so can post, sell ads. Lalagyan ng ads bago makita yung post mo. Minsan you can determine kung saan. Pwede. Pwede. You can determine kung saan nila ilalagay. Oh, kahit live. Kahit during live sisingit sila ng ad. Tapos makakahabol yung video mo after that. Okay. So, pwede. Tapos may mga additionals parang pa. Parang TV na talaga. Oo, pwede ka mag-subscribe, parang cable TV. So meron kayong special for subscribers. Meron kayo for instance live or ano or videos exclusive for those subscribers. Tapos pwede yung gaya ng ginagawa dito, they send ano super stickers and super chat. May ano din yan, may pangkape, income yan. Din yan. Oo. Sa atin kasi tayo. Wala man lang pang single mog. Sayang na. Pangkapi lang, gano'n. Eventually. Oh. At saka yung mga platform yata, nagbabayad din eh.
Yung mga YouTube, babayaran ka rin nila. Yeah, yeah, they'll pay you. They'll pagka pay marami ka ng ano. Pag may followers ka, matindi. So, malaki ang potential ng revenue stream. Kaya kaya mayroon ng BIR. Kaya nga may BIR. So, pinaalala lang nila. Sa kaya hindi diba? Kasi merong ano, later merong on yan na ang ABS-CBN. May couple na ano, vloggers sila and allegedly ang na-earn nila 100 million dito sa vlogs nila. Tapos bigla silang nag-deactivate. Okay. Yung pala, nagparinig ang BIR na there's this couple na biglang nag-deactivate but they were earning about 100 million already cumulative. And ano, pero deactivation doesn't mean na hindi ka nahahabulin. Na hindi ka kumita. All the more actually, mahahabulin ka kasi halata-halata na you're trying to evade. Tsaka magiging evidence of evasion yan. Pero bakit naman, ako naman, kung kumikita ka, gaano ba yung magbayad ka ng tax? So nga. Oo, it's just fair. Magbayad ka ng ano, kumonsulta kayo sa accountant or sa ano, sa abogado, how to do it. Eh kesa naman titigil mo yung inyong income. Oo. Diba? Magsha-shutdown ka kasi sayang ayaw mo lang magbayad ng tax. Sayang din. What kind of logic is may that? At that amount na kinikita mo, may capability ka magbayad ng tax. Magkano ba diba? Naman yun? Ibig sabihin, meron kang steady na yun. So, sayang naman din yung ano yung opportunities so, nila. So, okay naman. Welcome naman sa mga kumikita sa internet na may tax, di ba? I think so. Ano ba naman yun? Masama yun. Yeah, I think so. Income taxes, sayang. Yan yung mga sinasara lang, natin. Kanya lang, dapat ang BIR, pasimplihan nila ang bayad ng tax na yan. Kasi kung napaka-komplikado, hindi rin magbabayad ng tax yung mga tao. Pero maliwanag na eh. Pag ikaw eh, earning less than 250,000, wala kang babayad. Wala kang how do you file? Hindi, ka. Kung over 250. Ay, hindi, mag-declare ka. Mag-declare ka. Kung over 250, mag-declare ka lang. Oo, yung paano mo babayaran ngayon yun? Ay, may may online na ang BIR. Online na sila. Okay, yun. Madali lang pala. Madali lang. Oh, basta madali. Madali kasi sa US. Hindi kasi ka automatically DOH, withheld. May requirements. Dito kasi voluntary. Para makuha mo yung iyong risk pay. Okay. May requirements. Tapos wala pa, hindi pa nilalabas. Huwag bayad siya dun sa StarPay. Yun. Problema ka na. Kasi yung StarPay, binigyan ng pera ng gobyerno, hindi na binigay. Ito, sabi ni... Baka ganun ang gagawin ng DOH. Doon sa risk paying ng mga health workers. Ibibigay kong kanino. Tapos hindi na ano. Bahala na kayo dyan. Ha? Tapos na yung deadline. Na-meet namin yung deadline. Ha? Tapos bahala kung na maghapul yung kawawang. Hindi na lang problema yun. Magre-revert. Ngayon, ano yung requirements? Aba, sinabi ko nang may requirements. Yeah. Gusto mo pa. Malaman ko ano-ano yun. Yun. So dito sa ano sa online, you have to register. Register. Ano ba? How do you do that? Umpisahan nyo sa barangay. Business permit, business license, and all that. Even if your business is located technically online, you declare your office or your home, meron whatever. Meron pa sa mga natatanggap nakakatawa, Trixie. Mga sa YouTube. Halimbawa, gagayain si Michael Jackson. Yung mga kanta niya. Pero yung sayaw ni Michael Jackson. Pero nakakatawa. Halimbawa, kailangan po lang pumunta sa banyo. Mga spoofs. Mga spoofs. At may mga followers. May mga sumusunod. Yeah, yung at may nakikita ko advertisement. Yung ang kinikwento ko, ano lang yun eh. As in, no, kumbaga, how do you call this? No intellectually redeeming value whatsoever. Pero millions yung following nila. Maganda pa yung Rio Brothers na si, ng ano ba to? Leyte? Nakita nyo na ba yan? There are, ano sila eh, nung nag-Yolanda, they desperate sila, inampun sila ng isang ano. There are brothers, they're talented really, musically talented. Gumawa sila ng mga, may nag-adapt sa kanila, pinuhunanan sila. Gumawa sila ng mga, ang tawag doon, cover sa YouTube. Ng music. Ginagaya nila yung Beatles. Kaya nila yun. Gayang-gaya. Kaya-kaya. Gagayahin yung Bee Gees. Gayang-gaya. Subject to copyright yan. Tuwan-tuwan, daming nanonood talaga sa kanila. Alam mo, naimbita na sila sa UK.
Nirecreate nila yung Abbey Road na nakakad na Rio R-E-O Brothers. Sige pa, panaring ko yun. Rio Brothers. Yung Rio, ano yun, acronym eh. For yung mga ano nila, initials ba nila? Tsaka apelido or something. Pero ang tanda ko na sa kanila, Rio, ang husay. Mga taga Leyte. Okay. Ano yan? Ang gagaling. Sensation sila nun. Michael, ano? At saka ano sila, inaimbita sila sa mga engagement. Ayun, ang daming ads. Mm. Kaya ako naisip yun. Oo, yan. Kumikita sila doon. So, kumikita sila doon. Ito, sabi ni Jeje Poy 012383 dito sa live chat natin sa YouTube. Ang Attorney Twix, ang hinaing lang po ng mga vloggers, parang hindi ako kasama dyan. Sa tax, one way po sila. Anong po benefit sa kanila kapag nagbayad na sila ng tax? Kung ma-hack ang account nila, wala pong batas para protektan sila. Wrong on all counts. Unang-una, ang pagbabayad ng tax is for the privilege of earning. Mm-hmm. Hindi, wala yung kapalit talaga. Kasi kumikita ka, babayad ka. Kung ayaw mo yung kumita, wala kang privilege to earn, then they'll take you down. Simple lang yan. O kaya, i-attach yung mga property mo or whatever, at makukulong ka because it's tax evasion. So huwag niyong iisipin na yung tax may kapalit. It's for the privilege of earning. Okay? May mga kasi yung sinasabi nila yung social contract, na kesa we pay our taxes, government in turn provides certain social services. Yes, generically. Yes. Mm. Pero you pay your income tax for that privilege nga. And the tax use is for the government services. The mere fact that services you are there, to you. Eh kung nasa Afghanistan ka ba, makakapagganyan ka ba? Oo. Tapos, ano yun, wala pong batas para protektahan sila? Hindi. Merong cyber crimes law. Yes, meron. Diba? Pupunta ka ngayon sa NBI, punta ka sa wherever, kasi nandiyan na lahat eh. Yes. Na-discuss na nga natin ilang beses yung mga, pati breaches of data privacy, yung pagka may gumaya ng account mo, yung paggamit ng pangalan mo, lahat yan nasa cyber crimes law. So merong batas na protektahan kayo. You just think na yung protection is that people will be stopped from committing crimes against you. To some extent, yes, pero it doesn't really stop everything. Parang we have a law against murder, but people get killed. Diba? Hindi mo mapipigilan. In some instances, you can only decrease the amount, pero you are protected in the sense that you can punish perpetrators for this. Yes. Mm. You can even sue for civil damages. So, hindi ganun po kasimple yan. May mga batas na po tayo dyan. Mm-hmm. May mga batas na. Merong nag-text dito. Uh-huh. Yun, dito sa YouTube, Trixie, na nagulat ako. Yun daw kanilang risk allowance dun sa SPMC. Ano yun? Southern Philippines Medical Center. Ano daw? Binabayaran nila, binabawa sa sahod. Uh-huh. Yung unang bigay ng risk allowance, kumbaga, binigyan sila noon. Tapos monthly, ibinabawas sa kanya, lumalabas na utang. Ha? Ibinabawas daw. Sabi nung nag-text dito. Pasuhan na. I-check nga natin yan. Yung SPMC, ang director niyan, si Dr. Vega. Yan ang finance ng health. And administration and finance. Naipasok to dyan sa health, June of last year. Kumbaga, kasagsagan ng COVID. Pero hindi dahil sa kanyang expertise sa larangan ng medicine. Okay. Ang kanyang assignment ay administration and finance. Mm-hmm. Napakaganda ho. Napakaganda na nangyari. Bukas malalaman naman natin yan, Jonathan. Ano ba nagtetext sa iyo? Marami. Ano sabi? Ayun na nga. Yung Ferrari? Hindi. Okay. Bakit kailangan ng Ferrari? Malibang pa doon sa Ferrari. Ito daw si, yun nga, si Dr. Vega. Ang palagi daw niyang kasama itong Attorney Leung. Attorney Leung? William Leung. William. Kasama lang naman eh. Oo nga. Wala naman ako sinasabi. Attorney. Ang palagi daw niyang kasama yan, Attorney Warren Leung. Warren Leung. Mm-hmm. Mm. Ano kaya nila Ernest Leung? Nasa ombudsman na pala siya. Sino? Itong si Warren Leung. Warren Leung. Medyo laging kasama ni Dr. Vegas. Vega. Las Vegas ba yan? Las Vegas? Hindi. Vega lang. Las Vega. La Vega lang. Isa lang. May
Sa Lanao del Sur and Lanao del Norte, continuing encounters and clashes with Maute. Uh-huh. Ba, bumalik na naman yung Maute. Allegedly, ha? Subject to confirmation po to. Hindi ina-identify pa exactly. Although yung ibang sources, sinasabi Maute daw. Tuloy-tuloy, sabi ng armed encounters in Barangay Lindongan and Barangay Palingkingan sa Tangkal to. Okay. Allegedly, subject to confirmation pa ito, may adverse ruling daw ang court against certain Maute members. So, teka, iniisip ko, bakit sila doon nag-hearing? So, bakit nga? Bakit di dito? Kung ako yan, dito sa Metro Manila, change of venue. Delikado na, eh. Naalala ko na yung bagong presidis ni Ma'am. Meron. Yung party list abuse daw, kailangan talagang ma-address. Ala, sumakay na, Lola. Na, siguro nakinig sa'yo ka. Tinitignan ko yung mga rules sa party list. Kasama mo yan sa Congress Sumari. Party list. Nag-podcast nga siya Di ba? Kasama natin dito sa Karambola. Anong podcast? Party list system daw. Nag-podcast siya. Kabataan. Ang kanyang mga... Nag-podcast siya kasi daw para walang haters, kasi one way yun nag-podcast. Walang feedback mechanism. Hindi niya makikita yung mga haters sa kanya. Well, we can always take it to a different venue. Babash pa rin sa Facebook, sa kung saan-saan. Kala niya makakaligtas siya from bad, from the bad responses. Ay namin nga niya dun sa kanyang podcast na she didn't like the wheeling and dealing involved in being in Congress. Kaya pala party list yung binibira niya. Hindi, kaya siya yan, abuse, kailangan niya ay talaga? Kasi kahapon pinag-usapan ni Jonathan yun. Binasa ko ngayon. Are you saying binasa niya yung rules kaya she can talk about the party list abuse? Hindi naman siya yung press list. Hindi pala siya nagsasalita. Iba yun. Yung podcast siya yun. Kaya maririnig mo doon, mga kabataan, yung kanyang repetitive. Hindi kailangan na research. Yung pumasok sa isip. Ganun ang podcast Makababaw, sa totoo lang. Audio lang. Mababaw talaga Wala tayo magagawa. Kaya nga nag-podcast siya. Mga ibang vlogs. Makikita mo, may sense. Di ba? Ni research. Ang gusto ko marinig kung ganun na rin lang, yung tungkol dun sa problema ng private schools, di ba? Kahapon pinag-usapan natin. Private schools. Ang tindi nangyayari sa private schools. Walang enrollment. Hanggang ngayon pa rin? Biglang baba ang enrollment. Of course. Pre-pandemic, 4 million mahigit. Nasa private schools. Private schools. Last year, bumagsak sa 2 million, kalahati. Ngayon, ang nag-i-enroll, parang 100,000 may git lang. Grabe. Mamamatay ang mga yan. Wala magsusurvive dyan. Alam naman natin, ang mga mahihirapan dyan, ang mga tinatamahan dyan, yung mga private schools that are serving yung mga low income groups, no? Mga missionary. Mga itinatawid ng mga magulang. Magulang para lang makapag-aral doon. Makapag-aral doon, 'di ba? Yung mga 'yan, ang mga nahihirapan. Kasi yung mga mamahaling private schools, hindi naman bumaba ang enrollment diyan. Yung mga may kaya-kaya pa rin. Yung mga hindi naman nila hindi nangiwi sa COVID diyan. Tayo nga. Ngayon, pare, may advice na how to cope with COVID. Dahil daw, ang advice ngayon, kumain ka ng bawasan mong kinakain mo, at saka magsanla ka. Ganun ang nangyayari daw sa Pilipino. Ngayon. This is an ADB study. Okay, tinignan ho nila Asia, ASEAN, how people are coping with COVID.
Uh-huh. At ang nakita ng ADB dito sa atin, uh-huh, ang paraan ng Pilipino mag-adjust, uh-huh, sa COVID, binabawasan ang pamamalengke. Okay. Tapos, para makatawid. Makatawid, uh-huh, nagsasanla. Kung ano yung pwede isanla. Family, uh-huh, ano, the family jewels. Uh-huh. Ano ho yan, ha? Seryosong study ng ADB yan. At saka, uh-huh, sa atin daw pinakamataas ang jobless rate. Okay. Isa yan, isa yan. Sabi ng ADB. Yan ho. Eh, paano yun? Ngayon, pare, mm-hmm, di ba sinabi natin, mahal ng baboy. Mm-hmm. Kahapon, ang topic natin, napakamahal ng gulay. Gulay. Alam mo ba yung repolyo, 70 pesos per kilo dati? Ngayon, 280. What? Oo, ngayon. Repolyo. At ang dahilan nila, habagat daw. Oo. Aba, eh, taon-taon naman may habagat, ah. Hmm. Last year ang dahilan nyo, dahil sa lockdown, ah. Ngayon, habagat na. Eto, lumabas na naman, report ng Philippine Statistics Authority. Hindi ho, Department of Health Statistics. Magkaiba, ha? Po yan, magkaiba. Magkaiba yan. Magkaiba yan. Ang laki ng bagsak ng ating fisheries. Mm. So, saan tayo kukuha ng pagkain ngayon? Nag-i-import tayo, baboy? May shortage. Pakamahal ng gulay. Apparently, may shortage din. At ang isda, may shortage din. Mag-i-import na rin tayo, di ba? Yeah. Ano na lang? Alam mo ba, pound for pound, mas mura pa yung manok kaysa sa gulay. Kaysa sa gulay. Yes. Pero mahal na yung manok ng lagay na yan. Pero pound for pound, mas mura pa siya sa gulay. Wow. Di ba? Moral of the lesson. Sandali yung lang. ADB report na yun, naniniwala ako doon dahil nakikita ko sa palengke. Sa palengke na paano yung walang kita? Mm-hmm. Ano isasanla mo? Magsasanla ka para makakain lang. At bukod pa doon, babawasan mo pa yung kakainin nyo. Mm-hmm. Para lang makatawid ka. Yeah, yeah. Uh-huh. Alam mo yung kailangan ngayon talaga. Tipira yung mga may konsensya. Oo. Tumulong kayo. Mamigay na. Sa amin tuloy-tuloy yung aming free meals. Ang ginawa nga ni Joji, Trixie, yung truck. Truck ng Rotary. Kinonvert sa meal delivery. Ano na nga ba yung tawag sa truck ninyo? Oo, may truck. May tawag. Sa kalimutan ko yung pangalan. May truck. So pupunta yung sa mga lugar, tapos may mimigay ng ano, kung ano man, ano man yung nakuhang nakalap na donation. Ano? Dapat siguro sa mga barangay, yung mga magkaroon na rin ng ganyan na organize. Dahil hindi biro yung pagkain ngayon eh. Ngayon natin kailangan yung mga wag ho kayo ganun na sandali-sandali lang na wala na kayo. Yung mga pantry-pantry, total na ningas kogon eh. Yun na nga problema dyan. Hindi ho tunay na and sinabi ko nga after sa inyo, after tumanggap ng awards, yun na, tumigil na. Sabi ko nga sa inyo, it's not... Nag-awards ba sila? It's not sustainable. Sila it is not sustainable. Okay, yan ho ang problema diyan sa mga ganyang move. Hindi organized na. It's not really an organized effort. Ano lang yan, tawid gutom yan. Oh, ningas pugun nga eh. Yan. So serious serious ho yung problema natin sa pagkain. Pero meron daw effort ng Department of Agriculture. Magdadagdag daw sila ng kadiway stores. Uh-huh. Really? Na iikot sa buong Metro Manila. Okay. Ngayon, ano yan? Threatening to plan. Intensify the... Threatening to intensify efforts. Threatening, Anim daw ho sa bawat 10 pamilya. Ayon sa survey ng ADB na Pilipino, 6 sa bawat 10, 60% ibig sabihin niya. Eh nagbawas ng kinakain. Okay. At nagsanla para lang makatawid. 6 sa 10. Napakataas ng numero noon. 60%. Napakataas na numero 'yan at buong Asia Pacific ganon din, 60% ng pamilya
financial distress. Laking problema nitong COVID, pare. Hindi mo makita talaga. Super. Kasi ho, wala raw tayong social protection system dito. Sa Amerika kasi, di ba? Hindi, grabe ginawa ng Amerika. Ng Amerika. Talagang nag-print ng dollars. Uh-huh. Wala silang backup. Tapos may libreng pagkain, pupunta ka lang sa, doon. Ano, di ba? At, basket-basket na... Kita mo yung mga yung mga kotse nakapila sa mga nakakotse mga food centers. Nakakotse na sila. Yan. So ang naggawa ho niya report na yan ay ADB. Undernourishment ng population natin. Halos 10%. Kamusta na yung, di ba meron tayong National Nutrition Council? Naka-attach siya sa, kala ko DOST. Hindi, Department, Department of Health. Nag-ano sila, nag-review sila and they test. They are supposed to conduct surveys dun sa state of nutrition. At saka yung parati si dapat active, kaso hindi active ang website eh. Parang 2017 yata yung last upload eh. Pero dapat nag-aano din sila, nag-upload sila ng mga recipes, mga para makatulong. Lalo-lalo na ngayon, pandemic, how to make do. Ayun. Lalo-lalo na for those, ano, yung mga lower income families at saka yung mga, ano ba ito, yung nasa 4-piece. Kaya lang medyo inactive eh, baka nakatutok lahat sa pandemic. May tanong din, paano daw yung nagbawas na ng pagkain pero tumataba pa rin? Aray, ako yata yan pinaliringgan niya. Hindi ka naman nagbabawas, ikaw, no? Ay, so, totoo din. Binabola mo kami. Iniipon ko lang sa isang, ano, isang oras. Tapos lahat kakainin ko. Totoo yan. Nagbawas ng araw, tumataba pa rin. Aba, hindi ko nagbawas yun. Hindi ba? Imposible yun eh. Parang ikaw ang gumagawa. Hindi ka na ako makain, tumataba ka ba? Unless na vice president ka siguro. Hindi mo rin. Pero hindi. Parang income tax yun eh. Hindi siya nagde-declare nung kakanin. Ayan. Nagbawas ng araw ng kakainin. May, para may pinaparinggan ka. Sino ba yan? Sa, may ito eh. Sabi dito eh. Mahirap yan ha. May mga pinaparinggan kayo. Paano yun? Parang ano. Parang yung sinasabi dito sa dito sa aking ano. Nagwawadel nga ho yun eh. Oo. Oh, grabe yung ano. Government official. Tayo ho, ano bang ibig sabihin Trixie ng waddle? Yung parang bibi na maglakad dahil sa taba. Nagwa-waddle daw sa katabaan. Hindi naman. Ay, huwag ganyan, walang ganyan. Grabe kayo dun sa government official na yon. Nagbabawas na nga ho ng pagkain eh. Eh ano naman baka daw hormonal imbalance. Alo! Hindi, masyado lang napapasarap. Ano ibig sabihin ng hormonal imbalance? Kinukulang. Ayun. sa balance. Sa nutrients. Trixie naman. Natagalan yata ako sa bahay. Why are you like that? I have to get my mind out of the gutter. Sa nutrients. Kasi nga undernourished daw ang 10%. Pero tumataba. 10% ng population undernourished. At pinakamataas daw yan sa ASEAN 5. Yung Singapore, Indonesia, Malaysia, Thailand, Philippines tayo pinakamataas ng undernourishment. Wow. Alam niyo ho, agriculture country pa rin tayo. Oh. Okay? Bakit tayo naabot ng ganun? Umaabot ho sa mahigit kalahati ng population natin, umaasa sa agriculture for livelihood. Tapos ganito tayo pinakamataas na undernourishment. There is something wrong with our agriculture policy or what, how we're treating ano ba naman yung mag-import ano? Ano ba naman yun? Maling-mali. Dali-daling tumubo na wala. Nalaman dito eh. Ano ka nang toko ah? Diba? So yan hong undernourishment, problem ng pagkain yan. Kapag pagkain ang pinag-usapan, agriculture yan. Walang iba. Hindi mo pwedeng sabihin DPWH yan. Ipasa yan. O si Artugadi yan. Okay. Hindi yan. Ho health problem din yan. Oo. Well,
pag laon-laon, magiging health problem niya dahil magkakasakit. Under no risk eh. Ayun, tuloy-tuloy na yun. Kaya ang basic ko talaga pagkain. So yung agriculture dapat atupagin. For your information, ating finance secretary, eh dati hong secretary ang agriculture. Yes. Kaya napakataas ng pag-asa ng business community noon na finally maatupag itong agriculture. At hindi pa rin ho nangyari. Kasi alam niya dapat yun. Naging secretary of agriculture siya. Doon nga siya, ano, doon nga siya nabansagan na proks. Sa secretary of agriculture. Procopio? Oo. Tagal na doon. Hindi siya kakilala noon eh. Tagal na doon. Oo nga. Panahon ni Cory. Oo. Siya pumalit kay Mitra. Mitra. Si Mitra kasi, Mitra Baho. Mitra, nagtumakbong presidente. So, nabakante yung Department of Agriculture. Siya pumalit. Hanggang matapos yung Cory. Nung natapos na yung Cory kay Ramos, naging PAL president. Oh. Ganon. So, biro mo, ang iyong finance department, bihasa sa agriculture. Sana nga dapat maging ma-onlad tayo sa agriculture. Meron daw hong 36% ng pamilya sa Pilipino, nagmimintis ng meal. Pwede. Matagal na yan. More on this later. Ang hindi nagda-diet yun, ha? Oo. Talagang hindi sinasadya. Parang pinariringan mo ako. Parang masyado yung ayata. Yung nagmimintis ng meal na yun, hindi rin mga tiga-porbs yan. Kasi hindi siya lang, ano. Hindi nagda-diet. Hindi rin. Aray ko. Hindi rin. Magbabalik ang karambola. Oras natin, 9:36 ng umaga. This time check is brought to you by Patron. Fuel for everyone. Karambola! Sa DWIZ. Ang bahaging ito ay inihatid sa inyo ng NGCP. Patuloy na naglilingkod sa bayan. Mas todong pagpapalita. Mas todong pagseserbisyo publiko. Ito ang DWIZ 882. Mas todong lakas. Mas pinakihinggan ng buong bansa. Alam niyo bang bawal magkabit ng antena sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente? Dahil maaari kayong makuryente. Lubhang mapanganib yan dahil ang mismong pagtatayo ng bahay o anumang istruktura sa ilalim o malapit sa linya o tore ng kuryente ay ipinagbabawal din. May kaukulang parusa ang paglibag dito kasama na ang pagkakulong ng hanggang 12 taon at may multa rin na hindi bababa sa 50,000 piso. Makipagtulungan upang mapanatiling tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente sa inyong lugar at saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Isuzu Gencars Makati, Isuzu Santa Rosa, Isuzu Batangas Santo Tomas, Isuzu Batangas City, Isuzu San Pablo, Isuzu Legazpi, and Naga. Karambola nationwide na! Napapakinggan na sa iba't ibang bahagi ng bansa ang programang Siksik sa Matalino at Makabuluhang Talakayan. Sa 89.5 Home Radio Tacloban, 89.3 DWIZ Dagupan, 94.3 DWIZ Palawan, 106.7 Home Radio Cebu, 98.7 Home Radio News FM Davao, 92.3 Home Radio Legazpi, 93.5 Home Radio Cagayan de Oro, 98.3 Home Radio General Santos, 89.5 Home Radio Iloilo, at sa 95.1 Home Radio Naga. Pakinggan ang Karambola kasama ang mga host na programa na sina Conrad Banal, Jonathan Dela Cruz, and Attorney Trixie Cruz Angeles. Karambola! Karambola! Nationwide na! Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa
Karambola sa DWIZ. Karambola, karambola, umaga. Oh, oh, karambola. Karambola, kasama pa rin sa impilan, Conrad Banal, Jonathan Dela Cruz. Ako po si Trixie Cruz Angela. So, yun ho nagmimintis ng meal na okay. Pilipino. Hindi ho nag-i-intermittent fast. Hindi yun. Si Trixie yun. Yun ho hindi sinasadya. Talagang wala lang makain. Ay nako. Hindi po yung mga tiga-porsper. At across the board daw ho, mahigit sa almost 30% ng Pilipino, nagbawas ng gastusin. Yeah. Yung non-essential services, pati ho yung kuryente, tubig, mga ganyan. Pati yung load, nagbawas din sila. Lahat to, hindi na lumalabas daw para kumain. Halimbawa, dati nakakapag-Jollibee pa kayo. Almost 30% yan, mga nagbawas lahat yan. Ganong klase ang epekto nitong COVID sa atin. So, ang solution dito, later on, hindi lang mo yung health problem ngayon. Mm-hmm. Yung magkakasakit ka, hindi eh. Ay, yung kabuhayan na. Uh-huh. Yan ang kasunod dyan. Paano makakabawi itong mga tao na to? Eh, ginugutom na nga eh. Nagmimintis na. Ginugutom sila. Mayroong threat ng COVID. Mag-iiskwela ka pa. Magbabayad ka ng utilities. Daming sakit na ulo. Sa tension pa lang, magkakaproblema ka. It's the tension that will kill you. Totoo yan. Tapos isasala mo pa yung mga whatever is left of your Mga kalahati daw ho, ginagamit na nila yung kanila mga naitatabi. Yeah. Mga kalahati daw. Ito yung survey, 80% nagbawas ng gastos. Mga kalahati, gumamit na ng savings. 40% nangutang. Nangutang sa mga kaibigan at mga kamag-anak. Yung 35% ho, nag-roll over ng kanilang mga utang. 30% nag-apply ng government aid. Halimbawa, SSS. Mga ganon. Or GSIS. Ganyan ho. This is na ADB survey region. Buong Asia to, pero siyempre by country meron silang report. Mm-hmm. Ang binabasa ko ngayon yung report on the Philippines. Dapat binalansya naman nila yan. Ng ADB. Kasi meron yang ledger diba? Meron yung mga yan, like 80% ganito etc. 40%. Mm-hmm. Dapat merong ledger yan. Kabila. Sa kabila naman 10%, 1%. Ito, may 500 million sa bangko sa Green. 500 million pesos ba yan? O baka dollars? Tsaka, sino yung mga nakunan dun sa, diba? Yung bangko, maliit lang, dalawa na... Luzon Development. Luzon, diba? Sino yung mga Yung nagpalitan ng bangko. Sa hotel. 500 million sa bangko. Mga ganun. 500 million. Lang naman. Baka naman yung patago lang. Taghirap kasi. Ito nga. Baka patago lang yun. Tsaka may mga pangapangalan. Ikaw, winner, ang dami mo na naman pinagsasabi. Pinadala na naman ang mga pangalan. Mapapahama ka kung sa ginagawa mo. Sino naman itong Christine Marie Sunte? Oh my gosh! Former Head Administration and Finance ng PSDBM. Ano ba yung PSDBM? Yeah. Procurement Service ng DIN. Siya daw po ang... Ano naman to? Hindi ito tagakalap ng isda, tagakalap ng pera. Anak ko. Baka hindi kanya yon. Baka nga hindi. 500 million? Oo. Ano nga, Phil Jeff? Tsaka, alam mo, why risk
putting that kind of money in one bank? Oo nga. Baka kakilala niya yung... Palagay ko yung manager. And how do they get away with it? Money laundering. Diba alarm bells yan? Oo, red flag na kagad. Red flag. Bakit umabot sila doon? Ano kayang sinubmit niya na justification? Sanggaling yan. Diba? Binenta ko yung ganito. Hindi naman siguro. Binenta na. Ilang Ferrari binenta niya? Hindi aabot ng 500 million. Laki nun. Ferrari. Mabigat ito. Baka yung bahay at lupa abroad na yan. Oo. Yung 500 million. Ang dami yung mga pangalan na binabanggit dito. Yung 500 million, daming pamilya mapapakain nun. Oo. Hindi na yung, wala na yung 80% yan. Yung mga 80%, 40%. Laki na ibabawas na. Hindi na. Mabigat. Matutubos ng mga naisang nanong mga... Sana, inabot ko kasi yung ganyang klaseng panahon eh. Yung walang-wala. Walang-wala. Yung walang-wala, desperado. Scraping the barrel. Pati yung barrel, wala na rin. Wala na kang barrel. Titignan mo talaga yung buong paligid mo. Ano ba pwede ko ibenta rito? Yung gano'n eh. Pero itong mga ito, napaka-desperate, miserable ng buhay mo. Ay, alam ko yan. Duman din ako dyan. Aral din ako. Nagsola din ako. Pero itong mga ito, hindi. Dapat balance eh. Mayroon... Mali naman ADB ron, tama. Bakit puro yung mga nahirapan na? Dapat yung mga nag-kumita rin. Oh. 42 billion. Naglipat. Dami niyan. 42 billion. Para kumpleto naman, oh. Billion, maliit lang pala yung 500 million. Loko rin to si Aimee Marcos. Sinita pa yun. Bakit niya sinisita yung ngayon tuloy magkaka-hearing? Pinatawag tuloy yung ano? Yusek. Yan. Lloyd Christopher Lau. Lloyd Christopher Lau. Kahit resigned na. No? Kahit resigned. Charat. Yun yung mga red flags eh. Oo. Biglang nag-resign. Ang sabi niyo, din siya rin yung involved dun sa Freegate? Uy! Cleared naman yun eh. Na-explain naman yun eh. Yung sinisisi si Bongo nun. Hindi naman yun. Wala yun. Lloyd Christopher. Siya din doon? Eh bakit si Bongo kaya sinisisi? Kaya nga, bakit si Bongo? Dapat eh. Hindi naman niya kaano. Hindi niya nga naging agent. Hindi ba? Hindi, naging volunteer lang yan eh. Volunteer lang yan ng eleksyon. Yan ang yung karanasan. Yan ang karanasan niya. Yan ang magandang karanasan. Yan yung claim to fame niya. Yan ang karanasan. Yan ang bagong code name ngayon sa ano? Sa karanasan. Sa tumatalino. Nagkaroon ng karanasan. Ayun. Nagkaroon ng karanasan. Code name. Ito. Ang saya niyan mamaya sa hearing. Ay, sigurado. Makapagawa. Sigurado yan, napakaganda niya. Eh, na kasi na, ano na eh. Kumbaga, you stoke the fire. Di ba na, lumiliyab na eh. Sa HLURB pa lang po ay magaling na marami ng karanasan. Marami. Doon pa lang, ha? Doon pa lang! Nakaipon na. Galing, sinong galing ang HLURB? Yun? Siya, si Lloyd Christopher Lloyd Lau. Ayan. Kaya ho, naging ano daw yan, uso yun na yan, pinapasa yung pera sa procurement service ng DBM para makalusot sa mga reglamento. Doon sa kanilang sariling mga bak. Ngayon, para kanila pa rin yun, para, kumbaga committed na ba yun? Committed. Yung pera na yun? Yes. Kapag ipinasa mo na, kumbaga, ang lalabas na, nagamit mo na. Obligated. Obligated ang tawag. Dalawa raw ho yung ginagamitan yan. PITC. At saka yung procurement service ng DBM. Ang tawag ho dyan, parking lot. Super parking lot. Pera. And yet, utang tayo ng utang. Alam mo ba? May parking fee pala. Ang laki ng interest natin. Si Dominguez, nangungutang ngayon sa ADB na naman. World Bank. Sa IMF, mag-draw down. Okay.
Yan ho ang mga balita. Pero may mga nakapark na pera. Paano kaya yun? Ano yan? Anong kaya ang gagawin dyan? Paano kaya ang solution dyan? ADB World Bank. Government, 6 more loan. 2.8 billion drawdown from IMF SDRs. $2.8 billion. Mangungutang tayo sa ADB and World Bank. Tapos mababalitaan mo, may mga naka-park dyan. Naka-park sa lang? Parking lot. Oo. Saka may mga naka-ano sa Pacific. Yung matriksi kapag kumita yung pera sa banko. Interest. Yung interest. Interest. Ibabalik mo. No, technically, galing yan sa ano, government funds. Eh. So, i-remit mo din yun sa treasury. Okay, yun. Mm. Pero yung under the table, babalik mo ba yun? Hindi na. Ganito yun. Paano naman nila malalaman? Ano yan? Hindi nila alam yun. Ayun. Parang vlogger ka lang. Oh. Kasi nagre-report itong PITC. Ito paborito ni Larry Gadon to. Oo nga eh. Kinasuha niya to eh. Ang dami na nila sinole. Okay? Kasi nga, nasita. So, nag-report sila, ang dami na nila sinoling pera. Pati yung sa mga AFP. AFP, yes. Pati yung mga ibang ahensya na nagpapabili sa kanila. Sinoling na yung pera. At kasama raw yung interest. Ibinalik nila pati yung interest ng pera. Kumbaga, hindi naman na po naiwan sa PITC. The mere fact na hindi mo binili, yun dapat mo binili, at that time na dapat mong bilhin, problema yun. May pinark sa'yo. Diba? Eh kung halimbawa, kailangan kong bala at that time, ang forces ako, hindi mo na bilhin. Nagkamatay-matay ang mga sundalo. Hindi ba problema yun? Hindi ba malaking problema yun? Pinapark nila. Ngayon, binalik na raw yung interest, so wala na silang kasalanan. Hindi. Pero meantime, kumita na rin yun. Meron silang kasalanan. But under the table na yun. Meron silang kasalanan. Meron pa rin? Meron. Oo. Hindi pwede nagbalik. Hirap naman. Ayoko na sa gobyerno. Hirap pala sa gobyerno eh. Mas mabuti na lang na ano, makasama ako dun sa kabilang ledger. Dun na lang ako sa ano? Kabilang ledger. Buti pa sa Green Hills. Dali pa lang mag-deposito dyan eh. Madali pa lang mag-deposito dyan eh. Saka dito, 500 million eh. Meron ka pa lang ano ha? Si Pacific Plaza Pet House ha? May kumita rin na GM na branch manager doon. Sigurado yun. Sigurado yun. Hindi, hanggang vice president yan. Ang nakikita nila. Hanggang BP yun. Ang money laundering? Umaabot sa vice president. Hindi. Pag ganun kalaki. Pag ganun kalaki. 500 million. There's no way you can hide that eh. So kailangan i-justify. Eh kung maliit lang. Unless yung ano, unless yung branch manager na yung BP na rin siya. Ayun, di ba? Pwede. Pwede. Designated BP. Nako. Bakit yung mga BP merong mga ganyan? Sarap ng BP. Yung mga VP talaga. Baka naman payat kaya yung VP na yun. Ay, grabe. Ano? Slender. Bababoom. Bababoom. Okay. So, alam mo yung 500 million, Trixie? Pesos, ha? Hindi ko, sa akin, ano lang yun? Words. Nahirap i-imagine. Na, hindi ko ma-imagine what 500 million can do. Hindi ko ma-imagine yan. Kasi, I've never had that kind of ano eh, money. Not even 10% of that. I've never had. Siguro yung 1%. Baka sometime in my life. Pag pinag-ipon-ipunin ko na yung mga kinita ko, baka maabot ako sa 1%. Pero yung... Hindi ka naman kasi nag-PS eh. Pero 500 million, imagine mo. Ano yan? How much money do you need? Do you really need 500 million? Ayun, kamo yan, nakatago sa banko. Na yung problema sa ganyan kasi you steal big, babayaran mo rin yan in attorney's fees later on. Yes. Hindi, dapat yan makuha ulit. Taong bayan yan. Kaya nga eh. Yan sa PITC, kumita sa money market placement. Okay. 5 billion pare yung binalik sa treasury. Isipin mo yun? Isipin mo yun? 5 billion. Eh, meron pang 2 billion binalik naman sa mga client. 7 billion. Ang total. Yung hindi nagamit?
Sino mo yan? Ibinalik. 7 billion magkano interest. Wow. Eh, nag-budget ka? Kung ako ngayon ang nandiyan. Hindi nila nirealign. Magbabudget ako ngayon. Okay. May budget hearing. Our forces, magkano binalik sa inyo? Binalik ba lahat? Pinabayaan ninyo na ganyan yan? Oo. Di ba? Papabanatan ka dyan ngayon. Uh-huh. Kasama daw pa yung reporting na yan. Mga agencies, UP. Oo. Oh. Kasama UP dyan. Parate yan. Parate yan. May problema sa ano yan. Oh, ito. Parate. Oh, ito. Kataka-taka to. Kasama dyan. Sa binalikan ng pera. Department of Health. Involved na naman. Nandyan na nawal? Ha? Yan yung 9 billion? Oo. Anong ginawa nyo dyan? Meron daw project kasi no longer necessary. Nagawa ano yung... nagpahingi kayo ng budget no longer necessary. Baka may isang bangko request naman. Oy, DOH. Dali mo naman dito. Dito mo naman. Grabe. Bigyan mo naman ako rito. Oh. Criminal negligence. Oh, criminal grabe yan. Yan. Grabe. Merong ano yan, merong sabi nga ng gladiator. Ayun natin entertain. There will be justice in this world. Yeah. If not in this world. Somewhere else. Ah, saan lang? 30 billion daw yung hinahawakan ng PITC na pera at, ng at any given time. 30 billion. Grabe. Bakit ganun? Ang ano niya, ang chairman niyan, Simon Lopez. Naka-deposit dyan sa 30 billion. Almost 23 billion naka-deposit. Kung magami pera na tutulog, utang tayo ng utang. Diba? Paano naman? Paano nangyari? Paano nangyari yan? Ewan. Si Lopez ba yan? Chairman. Ah, chairman siya. Oh, ang presidente si ano eh, Almarines. Chairman si Lopez. Kasi ano to, attached to ano eh. DPI. Nag-chaleko nga pa. Nag-chaleko niya. Chumachaleko yan. Chumachaleko yan. Chumachaleko yan. So mayroong grupo ng chaleko. Diba nagbamantay ng mga presyo? Oo, presyo. Pagpunta niya sa palengke, nakachaleko. Kasama si Dar. Kung pala, chachaleko kan. Meron ka pala 30 billion dyan? Grabe. Chumachaleko ka. Hindi, tama, malalaki yung bulsa. Pinakamalaki. Madami pa. 7 billion ang military procurement na nasa perang nasa kanila. Ah, pero matagal na silang matagal nang nasabihan yan. At sinabi nila, ayusin daw nila. O maraming hindi nagasta sa ano? Grabe. Issue to ni Larry Gadon eh. So, syempre, marami na rin sumasakay dyan. Sigurado. Magbabali ka na ng pera. Ito. Isa sa mga advocacy ho ng karambola, yung environment. Ikinokontrol yung benta sa online ng chainsaw. Siyempre, kasi may chainsaw law eh. Nag-boom daw yan sa online. Oo, may kasi boom, bawal eh. Bawal. May boom ng pagbili ng chainsaw sa online. Kasi bawal eh. Bawal magpabili. Contraband yan sa atin. Pumunta ho ako sa isang tindahan ng hardware na napakalaki. Chain. Bumibili ako ng chainsaw. Ayaw kang pagbilan. Ayaw akong pagbilan. Siyempre. Bawal yan. Under DNR regulation. May batas. May batas. Okay. Bawal yan. Sa online nag-boom. Pala nakakabili niya. Matay. Dapat tingnan niya. Free delivery pa. Sana yan chine-check dapat sa customs. Yung importation, imported nga naman to. Paano kaya kasi meron daw hong paraan na ngayon, gadget. Yung halimbawa, may grinder ka. May makina yan, may motor yan. Yes. Meron kang gadget, maiko-convert mo yan sa chainsaw. Ang binibili ngayon, hiwalay. Isang gadget. Tapos yung at saka grinder, magiging chainsaw yun. Yun. Dapat yan natin itignan. So, yung mga namumutol lang kahoy. Okay. Paano kayang gagawin ni Health Secretary si Maturi? Hindi raw, bawal daw yan, maski sa online, ha? Dapat. Magbenta ng chainsaw. Paano yung mga nakapagbenta na?
Mm-hmm. Kaya madaling pumutol lang ang mga gubat ngayon. Grabe, oo. Nagkalat ang chains. Tapos madaling hindi naman na armado yung mga forest rangers. Yun ang problema. Yari lang sila. Kaya pasalamat tayo kay CB. Nagpadala siya sa super chat natin. Sabi niya, virions hide in bacteria, i.e. E. coli. Please consider why China does anal swabs. It may be the most effective way to detect clustering of cases. Okay. Nagpadala din si Sharon May Chang. Sabi niya, hi Karambola, my favorite gang in the morning. Nice to see you healthy in mind and body. Sending love from Bacoor. And nagpadala din si Lauren Deza. Thank you very much po. Maraming salamat po. Maraming salamat. Meron dito sa YouTube. Subject to withholding yan sa amin. Eh. Umorder daw siya, 5 chains. Oh my gosh. Paano na yun? Hahuliin ka na dyan. Huhuliin ka. Para ke? Diba? What are you going to use that for? Hindi, baka ano niya yung props niya yun sa costume party. Totoong chainsaw. Texas Chainsaw Massacre. Chainsaw Massacre. Pwede na kayo mag-party by Halloween. Diba? Maraming salamat. Saka ngayon, ano na, di bacteria na malalakas eh. Oo. Hindi na kailangan yung mga...